guys! Welcome to my channel. This is Mabi. Today's video is ipapakita ko sa inyo kaganapan ng pagpunta ko ng Boracay. Ayan, short tour. Ayan, travel. My travel to Boracay. I was here in 4 days. So, ito is just, short introduction. So, of course, makikita nyo dito yung part 1 na kung saan ako nagpunta, kung saan kami kumakain, kung saan ako kumakain. So, ito yung mga kaganapan. So, ang ganda-ganda. Ito yung favorite kong paradise resort yung pinupuntahan. Relaxation. So, yung mga gustong pumunta dito sa Boracay is madali lang naman. So, of course, bago kayo makarating dito is bibili kayong ticket. Then, ayan, kung nandito kayo sa part ng Luzon, ayan, may Clark Airport. Clark Airport, malapit lang kami dito sa Clark Airport. So, of course, bumili ako dyan ng ticket. Tapos, sumakay ako ng taxi papuntang Clark. So, papunta na nga ako dyan sa Clark para sumakay ng airplane papuntang Katiklan. Of course, ito po yung bagong airport sa Clark. Napakaganda, parang Manila na siya. Sobra ang laki na siya. Yung departure is nasa taas siya, tapos arrival is sa baba. So, ang ganda-ganda niya. So, ang luwang, maganda siya, malinis, tapos lumuwang sa... So, ito, nag-check-in ako dyan. Nakapasok na ako dito sa airport. Nag-check-in ako ng gamit ko. So, ayan, simula sa Clark papuntang Katiklan is I think it's just only 1 hour or less or more. So of course, nakapasok na ako dyan sa airport. Ayan, pumunta muna ako ng CR kasi magbanyo muna tayo bago tayo aalis sa sakay ng aeroplano. So of course, pagkatapos noon, pumunta ako sa coffee, bumili muna akong coffee at saka tinapay. So ayan, nag-ready na kami dyan, papunta na kami, departure na kami, palipad na kami ng aeroplano. Basta sumakay na kami ng aeroplano at palipad na kami dyan papuntang Katiklan. So hopefully safe po yung flight namin, makarating kami ng ligtas. Ayan, so ito po yung nandito na kami sa taas. So makikita nyo ang ganda-ganda ng tanawin. So walang ulan, hindi siya cloudy, hindi siya cloudy. So maaraw sa, so maganda yung panahon. So thank you God kasi ayan, binigyan mo kami ng magandang panahon para makarating dito sa So ang ganda-ganda pag nandun ka sa taas, 'di ba? Makikita mo sa baba, napakaganda. So iyan po yung tanawin na 'yan. I think is Manila na di ito, Manila na siya kasi nandito na kami, malapit na sa Katiklan. So malapit lang naman eh. Least hour or more hour. It depends kung kung matraffic or ano. So ito, Manila siya. So ayan, nandito na kami sa airport. Ay habang naghihintay kami ng pag-landing. So nagbibigay sila ng mga snacks, water. Yung mga gustong bumili dyan ng food, may snacks sila, water or any na gusto mong bilhin. So bibigyan kanila dyan. So 'di ba? So yung mga gustong pumunta dito sa Boracay, ayan, malapit lang siya from Clark to Katiklan. Of course, meron ding Manila. Kung gusto niyo pumunta ng Manila, mas mura doon, Manila to Katiklan. Meron din po. So ito, palanding na nga kami kasi ito na yung Katiklan. So ayan, thank you sa paglanding kasi nakarating kami ng safe. So ayan, naglanding na nga po ang eroplano na sinasakyan namin. So, ayan, bago lumanding, of course, kailangan nyo muna mag-istisan yung mga inuupuan. Huwag muna kayong tatayo at kukunin yung mga gamit nyo. Hintayin nyo pong huminto talaga yung aeroplano at sabihin na pwede na kayong tumayo, pwede nyo na alisin yung mga seat belt nyo para tumayo. So, ayan na nga po, sinabi na nila, pwede na tumayo. So, tumayo na sila dyan, kinuha na nila yung mga gamit nila at pumila na sila palabas ng aeroplano. So, yung sinakyan namin is Philippine Airlines. So, ayan, pumipila na sila palabas ng aeroplano. So, pagkalabas namin dyan, sumakay kami ng bus papuntang sakayan dyan ng
band ulit papuntang ano ferryboat kasi kailangan sasakay ka diyan. So ay nakasakay na kami diyan. Ayan na po yung band na sinasakyan namin papuntang Perry kasi kailangan mo sumakay ng Perry. So nandito na kami sa Perry. So bibili ka diyan ulit ng ticket. Pagbaba mo ng eroplano, bibili ka ng ticket. Kung gusto mong mag-try, pwede rin naman. Kung gusto mong mag-band, pwede rin. So ayan, nandito na kami sa maghahatid sa amin papuntang another pagtawid. So ayan na po yung sasakyan namin patawid na papuntang Boracay. So ito na po yung ferry. So makikita mo dyan, makikisan niyo po dyan. So maganda yung panahon, napaka hindi siya maulan, hindi siya madagat. So andito na, nakatawid na kami. Ayan, kinuha na naman namin yung mga bagahe, papunta na, maglalakad na kami, pasakay ulit kami ng van. So ito po yung mga sinasakyan na ferry boat, anong tawag dito? Parang boat siya na small boat or mayroon kasi dito package. Pag sumakay ka ng, kumuha ka ng package, is around 1.5, I think 1.2. Makakasakay ka na ng van, then direct to, door to door na yun sa kung saan ka nakaiste. Pero meron din naman, kung gusto mo lang hindi mo i-package yung babayaran. So, nandito na kami sa Boracay. So, ayan, inihahatid na kami dyan door to door kung saan mo kayo nakaiste na hotel. Kung pwede naman kayo ihatid doon mismo sa hotel na yung sa amin kasi malapit kami doon kasi sa Boracay, I mean sa beach, doon mismo talaga sa station to. So hanggang lang kami highway. So si Kuya naman inihatid ako doon sa hotel kung saan ako naka-check-in. So ayan si Kuya. Thank you Kuya kasi napakasipag mo Kuya. So buhat-buhat niya yung bagahe ko. So ang bilis-bilis niya maglakad, iniiwan niya ako. Ito na po yung station to. So, ayan ako. Inahabal ko si Kuya kasi ang bilis-bilis niya maglakad. So, ayan po yung station to. Ito po yung part ng palengke sa kabilang daan. So, nakikita niyo dyan, busy mo to. So, finally, nakarating na ako dito sa hotel kung saan ako nakastay. Ayan, welcome to Boracay. O, diba? Nandito na naman ako sa favorite kong place. I think this is number 6. So pang 7 times ko na to pumunta dito sa Boracay. Hindi talaga ako magsasawa kasi this is my favorite place to go to relax and to enjoy, to chill out. So ito, pagkarating diyan, ayan, ka-check-in lang, tapos ayan, lumabas na ako diyan, naglibot-libot, ayan, kasi nagugutom na ako kasi hindi pa kaya ng morning breakfast or lunch. So maghanap kami dyan ng restaurant na makakainan. So, lakad-lakad. Ayan, video-video. Super busy. Malinis yung Boracay na ngayon. Hindi kagaya dati na, alam mo, ang daming dumi sa sa sand. So, ngayon napaka-ano na nila organized. May mga basurahan na silang kung saan ibabasura yung mga basura nyo. So, dapat talaga sumunod kayo sa rules dito kasi umiikot yung mga police dyan. Chinicheck nila kung sumusunod kayo sa mga rules. So, wala na rin mga table doon sa sand, doon sa malapit sa dagat. So, nandito na talaga sa part ng kung saan sila may restaurant. So, ayan, nandito na nag-order na ako dyan. Pumunta kami dito sa restaurant. Sa favorite kong restaurant sa Aira. So, ayun, nag-order akong salad. Tapos, itong bread na to, yun, favorite ko yan. Favorite ko na bread. So, nakalimutan akong pangalan nito. Basta, every morning talaga kung pupunta ka dito sa restaurant to, in-order ko yung bread na yan. Kasi, ang sarap niya. Tapos, mo dun sa sauce. So, ang sarap-sarap. So, ayan, nag-order din ako dyan ng seafoods. Ayan, on pasta, seafood, saka salad. So, habang kumakain ako dyan, ayan, busy na yung mga tao kasi nabutan kami ng every 5 o'clock talaga, 4 to 5 o'clock, 6. Ayan, nandun na lahat ng mga tao sa tabing dagat kasi namanonood na sila ng sunset. The very, very beautiful sunset in Boracay. Ayan, nagkakagulo na sila, kanya-kanya ng picture kasi napakaganda naman talaga dito sa Boracay yung sunset. So busy na sila lahat, nandoon na sila sa tabing dagat, kanya-kanya ng picture at video doon sa sunset.
So, ayan na nga po. Ayan, may nakita ko dito ang Castle of Boracay. So, diba, kanya-kanya sila ng taking picture tsaka video. Napakaganda, diba? O, see? Nakikita nyo dyan. Ang daming mga tao sa dalampasigan. Nagkukuha sila ng video, picture. Kanya-kanya sila ng picture. Ayan yung iba dyan, nakahiga ng sun, sila ng sunset, nag-aabang sila. So, hindi kayo talaga magsasawa mag-stay dito sa Boracay kasi ang dami yung mga activities na mapupuntahan kung saan-saan kayo pupunta ng iba't ibang island hopping. So, diba, nakaka-talaga, proud. Sana all nandito sa... Anyway guys, ako kumakain ako dyan pero nakigulo ako sa taking picture sa sunset kasi bihira lang ako na makakapunta din ng Boracay once a year or more than. So last time nagpunta ko dito before pandemic, nandito kami ng anak ko. So ayun nga, so susulitin nyo talaga pag nandito kayo sa Boracay lahat ng mga gusto nyo gawin, sulitin nyo kasi mamimiss out nyo yung napakagandang tanawin, napakagandang ng Boracay, dalampasigan. Ayan, so kailangan sulitin nyo every single day, every minute, every hour. Kailangan nyo mag itudo, diba? So ayan, babalik na ako dun kasi kumakain ako dyan. So babalik na ako dyan kumain ulit. So ayan guys, after the sunset po, ayan, ito naman dito sa front ng hotel namin is my live van. So nagtambay-tambay muna ako dyan, nanood ng music kasi napakaganda ng mga sounds nila. So may restaurant din dito. So yun nga pala, nag-stay ako dito sa Uptown Mall. So before that, pagkatapos niyan, so ayan, naglibot-libot na naman ako, naghanap ako ng restaurant kung saan, kasi kailangan dito sa Boracay, ang dami mga restaurant na pwede nyo kainan. So mamimili lang kayo kung saan nyo gusto. So ayan, pumunta ako dito sa second floor dito sa taas. So napakasarap ng shake nila, different flavor may shake sila, tapos yung dessert nila. So may pagkain din naman sila dito kasi restaurant siya. So pagkatapos dyan, ayan, bumaba na naman kami, pumunta na naman kami sa Efik. Ayan, ito yung sikat nilang diskuhan dito sa Boracay. Marami din naman sa diskuhan dito sa Boracay. Pag night time talaga, mas busy talaga yung mga tao kasi lumalabas sila sa kanilang mga hotel, nagpupunta sila sa mga diskuhan, sa mga kainan, sa restaurant, sa lampasigan. So ito po yung night life ng Boracay. So pumunta kami dito, naglibot, naglakad-lakad, naghanap ng mga makakainan, ng mga restaurant kung saan-saan. Pumunta kami sa station 1, station 2, station 3. So anyway, pagkatapos mo dyan kumain, pwede ka maglakad-lakad para mawala yung kinain mo. I mean, mabawasan yung bigat ng tiyan mo. Kasi ako dyan kasi pag kumakain kami dyan sa tawag nito, buffet dito sa, saan kasi yun? Wait lang. So, kumakain kami dito sa Hinan Restaurant kasi yung buffet nila dito, ang mahal ng buffet nila, almost 2,000 or less or more than 2,000 yung one person. Pero sulit naman yung pagkain nila guys, mabubusog ka kasi ang dami nilang pagkain na pagpipilian, dessert, nandun na lahat, appetizer, food, iba-ibang pagkain ng Filipino food. So makikita nyo yan. So dito naman itong view na to is diskuhan din to dito sa may station 3. So lakad-lakad lang kami papuntang station 3 to station 1, 2 or 1. So hindi ka talaga dyan magsasawa. So maski gaano ka makabusog, maglakad-lakad ka lang papunta sa 1 or 2, so mawawala din yung kabusugan mo at kinain mo. So ayun guys, marami ako na daanan dyan. Si kuya napakagaling niya mag-art. So, diba? Maski anong i-draw niya, nadu-draw niya. So, anyway, ito yung mga nila, souvenir. Marami dyan mga souvenir. Bago ako dyan umalis, bago ako umuwi. So, mamimili ako dyan mga pasalubong, mga t-shirt, kenche, yung mga pasalubong from Boracay. Kasi, hindi ka pumunta ng Boracay pag wala kang mabiling mga pasalubong. So anyway guys, so nandito ako sa Efik. So ito pa yung diskuhan ng Efik. It's a nightlife in Boracay. So ang daming tao dito. So nag-order ako dyan ng Billy sa Chaka
Mango Shake. So, ang daming tao dito this time. So, ayan, nagdi-disco yan. Nandito ko sa second floor. Daya naman sa baba. So, ang puno na yun lagi dito sa AP kasi kailangan mo talaga maaga ka dyan pumunta kasi mawawalan ka ng upuan kasi sobrang daming tao dito. Pag kailangan ka pag magpa-reserve ng table para may table ka. Anyway, so anyway dyan guys, two times ako dyan bumalik kasi wala talagang bakanting upuan, wala bakanting table kasi yung daming tao. So, pero sa pag-wiwiting ko, so nakapag, na, mayroon naman na. So, ayan, it's another beautiful day is my lang guys. So, it's breakfast again. This is the second day of Boracay. So, of course, dito na naman ako, balik na naman kami dito sa aking favorite restaurant. So, after din kumain, mag-ready na kami kasi magbababad ako sa dagat. Magbababad ako sa Dalampasigan today. So, this is the second day of Boracay. So, nandito na po ako sa tabi ng dagat. So, chill out muna ako dyan. Magre-relax. Magmo-moment. Ayan. Hihiga-higa muna ako dyan sa Dalampasigan. Chill out muna ako kasi it's a beautiful day. It's a beautiful weather. So, kailangan mo sulitin yung bawat araw mo. So, this is my moment. Kailangan ako mag-chill out, mag-enjoy. So, kagaya ng mga tao na nandito lahat is nag-enjoy sila, nag-chill out. Kanya-kanya yan. Walang pakialamanan. Basta mag-enjoy ka lang. Ano man ang gawin mo dyan, walang pakialaman. So, di ba, natutulog. Yung iba, ayan. Karamihan yung mga nagpupunta dito, family, boyfriend, girlfriend, mag-partner. Yung mga gustong pumunta dito sa Boracay, hindi talaga magsisisi. Worth it talaga yung pera na ginastos nyo, yung ticket, lahat, yung in-spend nyo papunta dito kasi mapapawaw kayo sa ganda. Sobra, solid talaga ang puti ng Dalampasigan, yung sand. Of course, mag-enjoy ka maski maghapon ka dyan, mag all day ka mag-swimming dyan, walang babawal sa'yo kasi free naman yung wala siyang bayad dyan. Babayaran mo lang dyan. Syempre, pag pumasok ka ng restaurant, bibili ka ng drinks. Pero sa dagat, maliligo ka dyan anytime. Pwede. Ang swerte ko nung pumunta ko dito kasi ang ganda ng panahon. Hindi siya maulan. Hindi siya wala siyang bagyo. So, ang ganda-ganda ng panahon. Kailangan. Ayan, nilalaro ko yung sand dyan. Yung buhangin. Parang bata lang. Naglalaro mag-isa. O, diba? Ay, nako. Maski anong gawin mo talaga pag nandito ko sa Boracay. Kasi, yun moment mo yan. So, ayan. Pwede ka di dyan mag-swimming, maghapon. Walang babawal sa'yo hanggat kaya mo mag-swimming. Pero alam mo nyo guys, habang nagsuswimming ka dyan, pag-ahon mo sa dagat, pag-ahon mo sa tubig, gutom ka na naman. Kailangan mo na naman kumain. Oh, diba? Nag-chill out ako dyan. Nakahiga sa Dalampasigan na nagmo-moment mag-isa. Oh, asan pa kayo? Pak na pak. Ang itim-itim ko na talaga dyan pag-uwi. So, anyway, bumalik na naman kami dyan. Eh, hindi pa pala tapos. Anyway, ayan, suswimming pa pala ako dyan. Kasi gusto kong mag-fill yung ng water. It's hot or hindi naman siya mainit. Hindi siya malamig. Katamtama lang. So, after that, ayan, pumunta na naman ako dito sa favorito kong restaurant. Nag-lunch time. So, every time talaga kakain ako dito kasi hindi ako magsasawa. Ito yung in-order ko is salmon siya. Tapos ayun po yung mga side dish. So may nakita ako ditong cutie-cutie na. So hi, Dugi. Nakatingin sa akin. So yung mga kaganapan for today. Pagkatapos kumain dyan, naglalakad-lakad na naman papuntang Station 2. So, mamakikita ko dyan, naglalaro sila ng sand. Tapos may nagpipictorial, ayan. May mga nagbo-boat. So, ang dami talaga kanya-kanyang gimmick sila. Ang dami mong makikita dyan na kanya-kanya ng gimmick. So, ito naman, nakasuot ng pang-mermaid na pupoto shot. So, ayan guys, habang naglalakad-lakad ako dyan sa Dalampasigan, marami akong nakikita. So, it's a night time all late.
So it's a night time only. Dumaan na naman ako dito sa labas ng ano ng hotel na kung saan ako nag-i-stay. Dito nga lang napad na ako nag-i-stay sa Uptown Mall. So lakad-lakad na naman syempre. Maghanap na naman ako dyan ng makakainan. So ayan guys, abangan niyo po yung part 2 ng aking travel to Boracay. Dito na muna. Thank you for watching. Hope you enjoyed. God bless. Don't forget to like, subscribe my channel. Hot Moment TV and my TikTok, my page and my brows. Thank you so much. God bless. Ayun guys, God bless. Thank you for watching. Huwag po kayo magsasawang mangarap. Pag may pangarap kayo, go lang po. Fight nyo lang. Kasi pag hindi kayo nag-go, hindi kayo nag-fight, is ayan, talo kayo, diba? So, abangan nyo po yung part 2 ng travel ko to Boracay. Bye for now. Love you.